What's up, guys? Welcome back to my channel. So, it's your girl, Yating. Kala nyo, iba, no? For today's video, ang gagawin ko ay Q&A. So, nag-ask ako sa Facebook ng mga question nyo na pwede kong sagutin dito sa Q&A portion ko. Portion ko! So, pipili lang ako dun sa mga question na nabanggit. Kasi syempre, hindi ko naman lahat yun masasagot. Kasi ang dami kong followers eh. Galing kay Rio Climaco. So, guys, yung mga nagtanong sa akin dito, mga friends ko lang din. Damn! Mga supportive ko pa lang kayo. Ayun, so yun. Kamusta daw ang buhay ko dito sa Taiwan? Okay naman, masaya naman ako. Kasi alam ko, nakukuha ko yung mga pangarap ko. Unti-unti ko sila parang, alam nyo, mahirap talaga si Ian. Kasi yung kalaban mo is yung self mo. Pero, still, be happy. Saya dapat tayo. Are you happy now? Ito from Patricia May Tabiraw. Pa-shout out po dun kay Patricia May Tabiraw. Sobrang fan niyo po ako. Ilalagay ko po sa screen yung mukha niya. Ay, narinig niyo po yung boses. Siya po yun. Are you happy now? Or at kontento ka ba kung ano at nasaan ka ngayon? Happy naman ako. Ngayon. Happy ako ngayon. Second question is, kung kontento daw ba ako kung nasaan ako ngayon? Alam nyo, sobrang ano talaga, dapat talaga tayo, makontento lang tayo kung nasaan, kung ano meron tayo ngayon. Pero at the same time, parang ano, huwag ka rin makakontento kung ano meron ka ngayon. Kasi kunwari, ano, yung knowledge na meron ka ngayon, yung andami mo pa palang hindi alam, tapos kontento ka na yun. I mean, Patricia, elaborate mo yung question mo. Napahirapan niyo ako eh. So, yun nga. Be contented sa mga bagay na meron ka ngayon. At the same time, huwag ka masyadong makontento sa mga achievements na nakakamit mo sa buhay mo. Lalo na kapag, lalo na, yung, ano, yung love mo para kay Lord. Dapat hindi ka nakakontento na, ay, ito lang yung alam ko about kay Lord, or, ano, dapat keep pushing yourself na mahalala pa lalo si Lord. Diba? Oh my God, palakpak ako dito! Hindi ko na kailangan maglagay ng ano, ng palakpak na sound. Meron akong sariling palakpak. May taga-suporta ako eh. Ano ang sangkap ng halo-halo? Sagutin mo in English. Actually, dapat hindi ko to yung ilalagay. By John Paul Teodoro to ha. Lalagay ko din yung mukha niya dito para ano. Dapat hindi ko ito isasama kaso, ano, kaso parang kakataya na ata kapag di ako sinama. Pinabantaan ako nito eh. Pinabantaan ako. Sa mga nangyong sabi kasi, ano daw? Ang ganda kasi ng question. Ano ang sangkap ng halo-halo? Sagutin mo in English. Hindi nga ako marunong maghalo-halo eh. Hindi ko nga alam yun. Tagakain lang ako. Tapos pinapasugot pa in English. So, I know there are different kind English. Different kind of halo-halo around the Philippines. Because, you know! you know, halo-halo is very popular. Yeah. Popular in the Philippines. So, if you want halo-halo, just go visit the Philippines. I highly recommended it. Next question. Wala yung sangkap. Nawala yung sangkap. Ay, yun na nga.
So, ano ba yung sangkap? The ingredients in halo-halo. So, for you foreigners, I know I have a lot of foreigner viewer. Watcher? Watcherist? Ano ba yan? Here in my YouTube channel. So, for you to have a background in what is halo-halo is. So, halo-halo is consisting of different... from the... consist of... Ang bobo! Ang gigigalak sa question. Nanggigigilak sa question nito ah. Marang ayaw ko nang tapusin to ah. Papahiya ako eh. Next question na tayo. Basta yung halo-halo. Ah, okay. Dapat talaga ano, sasagutin natin to kasi talagang wala tayong challenge na ano, inuurungan. Dalawang mga iglesia na ganyan. So, the ingredient of halo-halo, the ingredients of halo-halo is nata, ice, ano ba yung ano, duro na ice? Crushed ice. Landing on you. Crushed ice, ube halaya, English. Ano ba yung siya ube halaya? Hindi ko alam. Mama! Ginagawa ko ng meme yung sarili ko. Kasi, ano, wala ba? Wala ba gagawa ng meme sa akin dyan? Wala talaga? Ano, hindi ko masagot. Hindi ko kasi alam yung ano, yung English noon. Hindi ko alam yung ano, sangkap ng halo-halo. Next question. Ano daw? How do I see myself now? How do you see yourself now? From Balbaligwat. Paano ko nakikita yung sarili ko ngayon? Mas more, naiintindihan ko yung ibang tao ngayon. Kaysa sa naiintindihan ko yung sarili ko. Pero, kapag ano, kapag naiinis ako, o kaya, syempre hindi naman natin maaalisin sa sarili natin na, pag naiinis ka, may magagawa ka na something. Pero maya-maya, may isip mo, ay, mali din yung ginawa mo. Ganito. Feeling ko talaga, hindi ako sa pilingera, pero feeling ko, mas naiintindihan ko yung mga small things ngayon. Mas naiintindihan ko yung mga mas maliliit na bagay. At mas na-appreciate ko yung mas malalaking bagay. Kaya naman, sa mga gusto mag-subscribe, sobrang malaking bagay yun sa akin. So, next question is from, ano, Aloro, Christine Aloro. Sabi niya, what is your greatest desire and why daw? Sabi niya, di ba? Ano to conversation? Nakakatawa. My greatest desire is, siyempre, yung makatapos ako ng pag-aaral. Lalo na, ano ka ba? Hindi lahat ng tao, nabibigyan ng ganitong opportunity na makapag-aral abroad. And imagine nyo, di ba? Mahirap lang ako, yung bahay namin, dugtong-dugtong lang, yaro lang ang bubong namin, at ang ano namin, sala, kwarto, at kainan namin, nasa isa lang siyang square. Sa bahay namin, wala kaming sala, wala kaming kwarto, wala kaming dinner. Wala, kasi nga wala kami, no, kaya di ko alam. So, imagine mo, di ba? Hindi lahat ng tao mabibigyan ng chance na makapag-aral. Pero ako, nabigyan ako ng chance na makapag-aral. At the same time, nabigyan ako ng chance makapag-aral abroad. Kaya sobrang, di ba? Wag nyo nang enuhin. Grab it. Yun, yung greatest desire ko is makatapos. At the same time, makuha ko pa lahat ng pinapangarap ko sa buhay. Yun. Siyempre, pagkakalimutan, tulungan ko yung family ko. Next question is, bakit nag-go-go-go ka sa Kalgilus? Go-go-go! Ganon. Kasi alam nyo, ang Kalgilus, napaka-boring. Totoo yan. Lalo na kapag ano. So,
syempre, maingay naman ako. Ingayan pa natin. So, ako sa maiingay sa calculus. At saka mas maano kasi yun na kapag may ano may kaklase ka na parang natatakot siya na magsagot sa harap sa calculus. Pero pag igo-go-go mo, pag wala parang wala siyang choice kundi sumpunta na lang ng harap para magsagot. Ganon. Natutuwa ako yung ganon, yung parang mapapahiya sila sa harap. Kaya, syempre ang ginagawa nila rin, ginagawa din nila yun sa akin. Para mapahiya din ako sa harap kasi wala akong alam. Walang hiya talaga yung mga classmate ko. Ayun. So, next question. What moment in the future will make you say, finally, I'm here? Daw, sabi ni, ano, Abigail Sabandal. Yung, ano, hindi ko masasabi yun. Kasi mahirap to, yung sasabihin mo na, finally, I'm here. Kasi sobrang dami kong pangarap sa buhay. Parang hindi siya agad-agad. Pero kapag, ano, kapag may onti-onti akong achievements na nakakamit, parang sasabi ko, finally, step forward ako, kahit pa onti-onti. Diba? Pero pag, parang masasabi ko siya na, finally, I'm here. Kapag nakita ko na yung mga kapatid ko, ano, successful sila lahat sa buhay nila. Pag nakita ko na yung mother ko, pahiga-higa na lang, pa-shopping-shopping na lang, ganun. Yun yung, siguro yun yung moment sa buhay ko. Na masasabi ko na, finally, I'm here. Finally, naibigay ko sa kanila yung mga needs nila. Pag nakita ko na yung family ko na maginhawa, nakita ko yung, ano, yung lola ko, natutulungan ko na, yung ganun. Yun yung ganun. Kahit na hindi ganun kamayaman. Kahit na hindi yung ganun na billions yung yaman ko, ganun. Basta nakikita ko lang na, na ipoprovide ko na yung ano yung pangangailangan nila na hindi ako nag-i-struggle. Ganun. Sobrang bait ko tao. Sariling buhat. Nakakainis sariling buhat ng upuan. Ito, next question. What do you miss the most in the Philippines? Ang dami ko nami-miss sa Pilipinas. Una-una, pamilya ko. Totoo, walang halang biro. Siyempre, sino ba naman di makakamiss pag nasa abroad ka? Sino hindi makakamiss sa pamilya mo, diba? Kasi sa family ko, yung mga foods, lalo na yung lugaw ni mama. Oy, sa mga nakakilala sa akin, alam niyo yan. Mama ko ay manlulugaw. Para hindi maganda pakinggan, ano? Ang mama ko ay nagtitinda ng almusal. Ayun na lang, no? Kasi nagtitinda siya ng champurado, lugaw. Pero yung pinaka-main dish niya is lugaw talaga. Yung pangatlo kong namimiss is yung sopas ng mama ko. Sorry, wala ko. Oh, masarap mag-sopas ang mama ko. Kasi yung gusto kong sopas, hindi yung malabnaw. Yung mama ko. Siyempre, pag nagsosopas ka, kapag tininda mo siya ng alas 4 ng umaga, mga alas 8, alas 7, siyempre malamig, mahangin, lalamig na yung sopas mo, edi iniinit niya. So, pagdating na alas 8, kapag yung pinakatirang sopas, kakainit niya nung sopas niya, malapot na, tapos ang sarap-sarap talaga. Kaya yung duloy lagi sa akin, yung malamig na malamig na. Pero sobrang sarap na sopas ng mama ko. So, grabe talaga yun. Yung pangatlo ko, yung nami-miss ko, yung mga friends ko sa Pinas, syempre. Kala ko yung champurado ng mga. Panglima yun, yung champurado. Panglima yung champurado ni mama. So, yung pang-apat, yung mga friends ko. Kasi ranking yun eh. So, pang-anim yung pansit. Pag si mama kasi nagluto, masarap talaga. Tsaka si lola. Masarap magluto. Namimiss ko yung mga pagkain nila. Ay, isa pa yun sa namimiss ko. Yung palate ako sa bahay ng lola ko. Bahay ng tita ko. Tsaka ni Kuya JR. So, dito na po tayo nagtatapos. Ano? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nanood nitong vlogs na to. At kung may time pa kayo, meron pa akong ibang vlogs. Panoorin nyo din. Meron akong campus tour. Para makita nyo kung ano ba yung tsura ng school namin dito sa Taiwan.
Tapos yung second anniversary vlog namin, yung second anniversary vlog ng namin yung batch 1. Panoorin nyo sa YouTube channel na to. So, yun. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification button for more videos. So, yun. Ciao! Bye-bye! Ciao! 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 Uro!